Tomboy, hayop ka! Maria Sosida, hay! Magharap tayo rito. Minor de edad yung anak ko eh. Ba't ganun yung ginawa mo? Nagharap na tayo noon sa barangay. Anong ginawa mo? DSWD, nangako ka na iwasan mo yung anak ko kasi minor de edad. Anong ginawa mo? Pinagpatuloy mo pa rin. Hayop kang tomboy ka, ilabas mo yung anak ko. Isang buwan na ngayon nawawala. Hayop ka, huwag ka magsinungaling. Nakikita ko sa CCTV doon sa barangay ng Morning Breeze, nandoon kayong dalawa, halos araw-araw. Natuto yung anak ko, umino, magsigarilyo. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali. Ilan taon po yung anak nyo? 15 years old po, sir. Bakit niyo po nasabi na karelasyon itong inyong anak, itong tomboy? Kasi po, sir, tinago niyo yung anak ko po. So, paano niyo po nalaman ngayon na itong anak ninyo ay kasama nitong si tomboy? Yung tatay mismo po ng tomboy na nandun yung anak ko. At saka yung doon sa barangay ng Morning Breeze po, sir, hinanap sa CCTV. Araw-araw nakikita ng mga kagawad na nandun yung anak ko po. Magandang hapon po, Mama Susi. Hello po. Pwede kong mag-usap kayo? Sige. Sobrang masakit bilang magulang yung ginawa mo sa pang-abuso sa anak ko. Okay. Kaya Susi, kasama mo ngayon yung minor de edad. Hindi po kami magkasama ngayon. Ngayon hindi magkasama, pero meron pong CCTV na magpapatunay. In fact, meron na palang usapan sa barangay na iwasan mo na yung bata o sa DSWD. Opo, sir. Pero hindi ka tumutupad sa usapan. Alam mo ba, Susi, na pwede kang makulong dahil dyan? Opo. So kung ako sa'yo, i-produce mo na yung bata at wag na wag mo nang balikan pa dahil sinisiguro ko sa'yo, ikaw ay makukulong. Opo. Kausapin mo si nanay. Alam mo naman gustong-gustong umuwi ni Kay. Eh, natatakot lang po sa kanya eh. Noong Sabado, nandyan kami. Nireskyo ako ng mga pulis. Ano ginawa mo? Tinakas mo yung anak ko. Hindi. Alam mo sa ginawa mo? Sa mo? Hindi ako nagpapaariglo sa'yo. Ituloy ko yung demanda sa'yo kahit saan tayo magharap. Nandito na ako kay Sir Tolpo ngayon. Magtago ka na sa butil ng bigas. Papakulong kita. Hayop ka. Baka ipadrag test pa kita. Malalaman ko pa yung totoo yung sa'yong... Bakit nagdadrags ba ito? Nagdadrag, sir. Ako, nagbago na ako. Susi, nagbago ka na. Hindi ka na nagdadrags ngayon? Hindi na po ako nagdadagaan sa ganyang... Okay, so kailan ka huling gumamit ng shabu? Itong mga July pa po yun. Ibig sabihin, dati ka nga talagang addict. Oo, addict ka naman po yan, sir. Siya pa nga napapakuha sa akin. Padagtis mo ako, sir, ngayon, sir. Taka muna. So inutusan ka ni nanay na kumuha ng shabu. Opo, nagdadrags po kami dyan sa CR niya dati. Eh, padrag mo ako ngayon, sir. Ma'am, sandali lang mo. Eh, masama ho yan. Dalawa pala kayo nagdadrugs. Ay, hindi, sir. Sinungaling sir, yan, sir. Po yun, sir. Ay, so, sir. Naganap na yan ang haramay, sir. Mamatay po ako ngayon dito, sir. Ikaw ba tumigil na rin? Ako, sir. Willing ako ngayon po magpadrug. Pero hindi ka na gumagamit? Ay, hindi po, sir. Wag. Nakatikim, sir. Inaamin ko. Nakatikim. Pero, sir, noon pa, sir, ilang taon na nakalipas. Itigil hindi, na sir. Po natin. STOP. Stop. Ma'am Mary, dinidenay mo noon na kasama mo itong bata. Pero ngayon, ba't nandito na kasama mo na ngayon? Dinadala mo rito para i-turn over na kinanay? Alright? Tanungin ko yung bata. Yung mga nakarang araw na hindi ka mahagilap ng nanay mo, saan ka tumutuloy? Sa tita ko po. Bakit magkasama kayo ngayon itong si Susi? Kinontak niya po ako. Hindi ba kayo magkasintahan? Wala kayong relasyon? Meron po. So inaamin mo may relasyon ka? Opo. Alam mo ba na minor de edad ka, hindi ka pa dapat nakikipagrelasyon maging sa straight o lesbian? Alam mo yon. Okay? Andito na itong anak ninyo, dinala na ni Susi. Opo, sir. So, anong masasabi mo ngayon? Irereklamo ko po. Hindi ko sisihin si Zaina at alam mo bawal, ba't ka nakikipagrelasyon dito sa bata? Eh, naawa po sa kanya, sir, kasi po may dinadaing po kasi siya sa magulang niya na problema po. Naapektuhan po siya sa mga ginagawa ng magulang niya, sir. Hindi naman po dahil sa relasyon namin, kaya siya nagkakaganyan, sir. Pumunta ka dito sa kanya ay dahil may problema ka sa bahay? Sabi mo na sa nanay mo, diretsuhan, ano yung problema ngayon? Ano po, hindi po alam ni Papa yung mga ginagawa niya. Imbes di mo, ibuhos niya lang po yung time niya sa amin tuwing Linggo. Iaalis niya pa rin po para kahit pa paano po, kumbaga naghahanap lang po kami ng... kaninga sa kanya. Imbis na sa amin niya po ibuhos sa iba po, sa iba tao. Ano ibig sabihin sa ibang tao niya binubuhos yung time? So, hindi siya nagbibigay ng time sa inyo tuwing Sunday? Tas ano po, ngayon ko lang din po nalaman na gumagamit daw po si Mama. Na siya pa po mismo nagsiserve. Sabi ko, hindi naman po sa sinisiraan ko kasi siya
Kasi magulang ko po siya. Anak lang po ako, wala pa po akong dapat ipagmalaki sa kanya. Pero sa mga pinupost po ng mga kaibigan niya na panlalaki niya, hindi ko po kaya. Siguraduhin mo na mabakapan mo ng ano to? Bigay siya. Oh, gusto mo makita to, Tay? Huwag na po, huwag na po. Dito natin tapusin itong problema. Dito nag-umpisa yun, dito matatapos. Ma'am, sandali lang, ma'am. Dahil nung nasa action sa tanghali tayo, tinitira mo itong si Susie at the same time, tinitira mo itong anak mo. Ngayon, itong anak mo nagsasabi ng problema para malaman mo rin. Para kung kayo nagkabalikan na, nagkaayusan na kayo, alam mo na yung mga kasalanan mo, kasalanan sa bahay na hindi na maulit nang sa kayo magkaroon ng harmony. Now, saan mo nakuha itong kahalikan si... Bali po, pinost po ng kaibigan niya po yan sa Facebook. Tay, may picture dito, si Mrs. may kahalikang lalaki. Ito pala isang dahilan kung bakit itong anak ninyo nagkakaganito. At naghanap siya ng comfort from other people, and yung other people na yan, it so happened, si Susie. Anong reaction mo, Tay? Kulong? Sino po makukulong? Dalawa. Hindi mo pwedeng ipakulong yung bata. Si Susie. Si Susie. Excuse me, sir. Oh, sige, ma'am. Kasi ano, sir, medyo hirap siya magsalita, sir. Kasi na-stroke po siya. Ay, sorry. Okay, yung about naman dyan, sir, sa ano sa post na yan, magkatropa lang kami yan, sir. Ngayon yung picture na yan, parang nagharutan lang po. Nakainom kami ng kabarkada ko. Kasi, sir, itong nag-lips to lips kayo, ano lang to? Yung katotohanan, hindi lips to lips yun, sir. Marami kami dyan magbabarkada. Ma'am, lips to lips to. Ngayon, ang gusto kong marinig ninyo na merong kasalanan sa pamamahay ninyo at hindi dapat lahat ng sisi sa bata. Kaya nagkakaganon yung bata dahil yung mga parents ay masamang ehemplo. If the parents are good example to the child will not be like this. Opo, sir. Zaina, dapat iputol mo na itong pagkikipagrelasyon kay Susie dahil minor edad ka. Pero kung ikaw nasa tamang edad na, well, discarte mo yan. Sa ngayon, wala ka pang 18, Zaina, bawal ang pagkikipagrelasyon dito kay Mary Susie. Ikaw naman, Mary Susie, tantanan mo na itong si Zaina dahil kapag hindi mo tinantanan, talagang tutulungan namin itong parents ni Zaina, ipakukulong ka namin kasi bawal na bawal itong ginagawa mo. Pero itong si Susie, pwede nyo po idemanda to. Lalo naman may pag-amin dito sa bata na sila magkarelasyon. Merong kaso doon. Pero yung anak nyo, siya ho'y kukunin ng DSWD. Okay na sa inyo yun. Sunan din sa DSWD. Aliga rito, Jana. So itong si Zaina, hindi na siya sasama dito kay Susie. From here, didiretso na kayo sa DSWD for assessment. Kung ano yung narapat sa kanya, kung saan siya ititira. Okay? Okay na, Tay? Sa'yo, Nay? Zaina, sasama ka na ngayon sa amin, kasama yung parents mo sa DSWD. Okay?